magpakailanman, hindi magbabago. Alex! Alex, sandali! Alaka, halika! Saan ka pupunta? Taga DSWD po kami. Nakita po namin si Alex na pakalat-kalat sa lansangan. Kung kayo nga po ang ina niya, bakit niyo siya pinababayaan? Hindi! Hindi! Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan. Hindi ba, anak? Huwag niyo kunin anak ko. Anak ko to. Anak, magsalita ka. Huwag niyo po i-anak ko. Anak ko to eh. Anak! Kayo ba ay naniniwala na ang puso ng bawat isa sa atin ay nakalaan lamang para sa iisang tao? Ibig sabihin ba nito, hindi na tayo maaaring magmahal ng iba? Ngayong gabi, masasaksihan natin kung gaano kalawak, kalalim at karami ang iba't ibang klase ng pagmamahalan na maaaring ibahagi ng iisang puso. Isa na namang madamdaming totoong kwento tungkol sa isang ina na sa kabila ng masidhing kahirapan sa pagtataguyod ng kanyang sariling mga anak sa lansangan, nakuha pa niyang mag-alaga ng hindi lang isa kundi 13 pang mga hindi niya kadugo. Dito lamang po yan sa episode na pinamagatang Ang Nanay sa Kalsada, The Emmeline Baclao Story. Ba ang tatay? Nay, huwag niyo na po siyang isipin. Matagal na po tayong nakataka sa Bicol, Nay. Malayong-malayo na po tayo sa kanya, ha? Naku, Nay! Kaya kayo binabangungot eh! Kulang lang kayo sa ligo eh! Tara po, maligo po tayo sa swimming pool natin! Swimming pool? Wala naman tayo swimming pool, ha? Tara po tayo, Nay. Tara na po, Nay. Maligo na tayo. Tara po! Ha? Tara na, dali, Nay. Okay. Swimming pool? Halika na muna dito. Dali, dali. Pasensya na kayo mga anak, ha? Hanggang ngayon, dito pa rin tayo nakatira sa park. Hayaan nyo kapag nakakita ako ng magandang pagkakakitaan, linibas tayo dun sa may kuryente, dun sa matibay na bubong, at saka sa may malinis na tubig. Ay! Hindi po alalahanin yun. Ayos na po sa amin dito. Mas masaya. Walang pagkakali. At naglawak pa! Kami, prinsipe, ikaw, reyna. Reyna ng mga bansuga. Kaya ligo-ligo din na eh, pag may time. Medyo mabansog na po kayo eh. Ako, reyna ako ng baho. Kayo ang prinsipe ng kulit. Sige na, sige na. Magsipasok na kayong lahat. Maglilinis pa ako dito sa park. Tayo na, tayo na. Baba na, baba na. Nasa inyo na yung baon nyo, ha? Nasa inyo na yung baon nyo. Babay po. Babay po, Nay. Babay. Oh, sige na, pasok na. Nay?
Kung tumigil na po kayo ako sa pag-aaral, samahan ko na lang po kayo sa pangangalakal. Naawa na po kasi ako sa inyo eh. Alin, hindi pa sinabihan na kita na kahit anong mangyari, walang hihinto sa inyong lahat. Huwag niyo intindihin tong paghihirap ko. Ang intindihin niyo yung pag-aaral ninyo. Kaya mahirap, kaya mayaman ang pag-aaral, responsibilidad ng magulang. O ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Pasok na! Sige po. Kagawad. Siguro kung wala kang kalat-kalat na nitong park, tsaga-tsaga mong linisin to bago ka pumunta sa pangangalakal. Eh, kasi parang bayad ko na rin to sa libreng pagtira namin dito. At saka isa pa, parang tahanan na rin namin tong park. Sige, paano? Salamat. Eh, bantay pa ako sa barangay. Sige, tanan, buboy. Nag-aaral ang mga anak ko. Yung apat, nag-aaral lahat. Opo. Dahil sa pangangalakal ko. Pagkain pa, paano? Minsan lang po talaga kami kumain maghapon. Tanghali lang po. Sa gabi, pag nagsayang po ako ng 3/4 na bigas, pag may natira sa gabi, salamat. Opo. Pag walang natira, wala pong naghahanap sa mga anak ko. Pinaliwanag ko sa kanila, naka ko, pag meron akong pinakain sa inyo, kakain tayo. Pag wala kayong nakikitang linalabas kong pagkain, huwag kayong magtatanong. Pasensya na lang. Ibig sabihin, wala. Opo. Hindi po sila magtatanong. Kahit matulog na po kami noon, hindi man po yung magutom ako, Hindi po. Kalinga, no? Hindi po sila magtatanong. Ikaw, mabait naman ang mga anak mo. Sa kanila po ako lumalakas ng loob. Sige. Yan, dito. Ay! Yan. Yan. Lalo na yung mga anak ko! Kung gusto nyo, yung mga anak ko, matutulog dyan, ako doon na lang sa kali. Mamambulin mo! Walang awalin na. Mga anak! Kulit! Yung maliglan! Huwag yan! Basura na yan! Ano yung baba? Gusto nyo basura to, kaya malat to sa amin. Kunin niyo na yung bahay namin, huwag lang to. Kami yung kuya. Tigil mo buhay namin. Kuya, akin na kuya. Akin na itong kuya. Ibigay niya. Tama. Dali niya. Nasa layo na natin. Ang mga anak. Nasa na, wala na yung mga maling natin. Kunin niyo yun. Huwag kayo magtira. Yung mga kumot natin, kunin nyo. Sa kalsada na naman, nagpalipas ng gabi si Nanay Emmy. Pero pagkaraan lamang ng ilang araw, dahil wala pa rin silang matuluyan, bumalik si Emmy at ang kanyang mga anak sa park. No.
Gusto niyo ba ng kumot? Ako eh, masyado malamok dito eh. Pinaparentahan niyo mo ba to? Ay! Ako, wala ko kaming pera. Anako, hindi. Kaya lang baka kayo magkasakit sa kagat ng lamok. Kaya, ayan, mag-umot kayo. Talaga ho? Oo. Salamat po. Teka, bakit ba kayo kasi nagtsatsaga dito na matulog? Ba't di kayo umuwi sa inyo? Baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Eh, hindi po kasi kami pwede umuwi. Nagtanong na ho kasi kami. Ganun ba? Oo. Eh, parang madilim na yung langit eh. Parang uulan. Mababasa kayo dito. Kung gusto nyo, eh, dun muna kayo matulog dun sa mansion ko. Mansion? Oo, mansion. Mansion? Sige, umalis ka! Iwan mo na ako! Alam ko naman, umpisa pa lang na hindi mo ako mali. Maghanap na lang ako ng ibang lalaki! Ano? Maghanap ka ng ibang lalaki? Oo, yung hindi tuwag na katulad mo! Balitin mo kayo sila ko! Pagpapalit mo! Oo! Yung tuwag na katulad mo! Balitin mo sinasabi mo! Ipagpapalit mo! Huwag! Subukan mo saktan siya! Makikita mo yung hinahanap mo! Nika, Titeng, wala kayong dahilan na para saktan ng mga babae! Kain ka marami. Tara na. Aling Hemi, sorry ho sa pambubulahaw namin kagabi. Okay na rin po pala kami ni Tintin. Salamat rin po pala sa pagpapatuloy sa amin. Pabuti naman at nagkasundo na kayo. Saan pa kayo pupunta niyan? Hindi pa nga ho namin alam eh. Bahala na ho kung saan-saan muna kami. Sige po. Salamat po. Sandali. Kung talagang wala na kayo matutuluyan eh, pwede naman kayo magtsaga dyan sa mansion ko. Talaga po, Aling Emmy? Pwede po kami dito tumira? Okay lang po kami mag-stay muna. Naku, Aling Emmy, salamat po. Hulog po kayo na langit sa amin. Salamat po, Aling Emmy. Nanay Emmy na lang. Nanay Emmy na lang itawag niyo sa akin. Nanay Emmy. Sobrang bahit niyo, Nanay Emmy. Pero, ayoko na nagsasakitan kayo, ha? At hindi ko kinukonsinte yung pagtatanan ninyo. Kailangan humarap pa rin kayo sa mga magulang nyo. Sigurado ko, hinahanap na kayo ng mga yon. Opo. Salamat po. Salamat po, Aling Emmy. Nanay Emmy, salamat po. Kasi sumama ka pa. Eh, Nay, wala naman po akong pasok ngayon eh. Tsaka, iyan nyo na po ako nang tumulong sa inyo. Kahit pa minsan-minsan lang. Lalo na ako ngayon, mas madami pa po ang obligasyon nyo. Siksika na nga po tayo sa barang-barang nating bahay. Isang kahit isang pa tayo sa bahay, tapos mag-ampon pa kayo. Baka ba naman, anak? Nakakatulong din naman sa paghahanap buhay ang si Tintin at si Ed. Tsaka anak, parating mong tatandaan, ang pagtulong, wala naman yan sa mahirap o mayaman. Pero anak, buti nga maswerte tayo eh. Kasi nakakaraos tayo sa pang-araw-araw.
Hindi nagpapapaya ang Diyos sa mga nagbibigay. Ngayon, tatay mo. Tatay nito. Yun naman ho pala eh. Bakit ho parang takot na takot naman po kayo sa tao mo? Demonyo yun. Parang impiyel yung buhay namin doon. Demonyo yun. Nakikipagpatingeran kay kamatayan. Gusto kong gumante. Gusto kong mamatay ng tao. Kaso pag nakulong ako, paano yung mga anak ko? Kaya dumakas kami. Tapos, kaya dito kami namatpan. Dito, yung bahay namin, kahit ganyan yan. Para kami nasa langit, kasama yung mga anak ko. Kaya po pala ganun na lang ang galit niyo sa akin nung sinubukan ko saktan si Tintin. Nanirahan sa lansangan kasama iyong mga anak. Kamusta yung buhay mo noon? Ang tawag po sa akin noon, patong-patong. Ano yun? Kasi naka-duster ako, nakapatong pa po yung palda, naka-shorts pa po ako. Bakit? Super pang paghigpit niya sa akin. Hindi ako pwedeng magpag-usap sa mga lalaki. Naghigpit sa inyo ng sobra? Opo. Parang hindi ko nakaya ka ako. So makatuwid, iniwalayan mo yan eh. No? Opo, iniwalayan ko po. Yung asawa mong yan. Opo. Nakapag-asawa ka ng pangalawa. Opo, tama? Opo. Kamusta naman ang turing sa'yo ng pangalawa? Pag lasing ho siya, hindi ka nagagalaw sa higaan mo. Bakit? May tubo na po siyang hawak-hawak. Pasensyaan tayo, sabi niya. Ibig sabihin nun, kahit tumihi ka, huwag ka na pong tatayo. Dahil? Basag nga po yung ulo ko. Talagang, yan, nakita po ng mga anak ko. Yung dugo talagang maagos sa pader. Binubuhusan pa niyang gas yung bahay namin. Susunugin daw niya. Kaya po, yan sabi ko, Diyos ko, kakong ganun. Parang ito na yung kalbaryo ko, kako. Wala. So, nilayasan mo rin yan? Linayasan ko po. Yung lumaki na po yung anak kong bunso. Halika na rito. Sagutin na natin to. Pasahin mo tapos sagutan mo, ha? Maria, older sister, was in the hospital. Ano po? Teka. Animals. Ano daw animals yung nakikita mong nakaano sa tubig? These animals, please. Oh. Ano? Hello po. Hello po. Nanay Emmy. Hello po. Kamusta? Ano nang balita? Nanay Emmy, may maganda ho kami balita. Nakapagpaalam na po kami sa magulang namin. And pinayagan na ho kami ni Tintin. Aba talaga? Naku, masaya ako para sa inyo. Ano na bang balak nyo? Aalis na ba kayo? Naku, hindi po, Nanay Emmy. Napag-usapan ho namin ni Ed na habang wala pa kaming matinong plano,
dito na muna kami sa mansyon kasi dito sa mansyon, walang problema. Ako, mabuti naman. Eh, ito nga, eh, ito nga. Tulungan ano mo nga ito. Anong subject naman ba yan? Ito naman po yun. Ay, ano ito, yan? Ano ba yan? Nahirapan po ako dito. Ano ito? Ano yun? Sa akin kanina. New baby girl. Oh, sige, babe. Ayun ho, may... Ay. Ay, nay, bakit po? Bakit po, Nay? Bakit po, Nay? Nay, 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 bakit po, Nay? Nay, bakit po? Tao po! Tao po! Sir, walang tao dito, sir. Brad, pwede mo magtanong? Sige. May nakapagsabi kasi na madalas daw nakikita itong babae itong dito. Baka naman nakita mo. Oo, oh, ilala ko to. Eh, nakita ko to nina. Sinasakay sila sa van. May makasama silang social worker. At sa pagkakaalam ko po, yung bus na yun pupunta sa Maynila. Ka-turnover yata sila sa DSWD. Sayang ho, hindi nyo naabutan. Eh, bakit ho ba? Kano-ano nyo ba itong mga to? Wala. Salamat. Chief. Wala na daw dito eh. Baka daling sa Manila. Kung gusto nyo, sir, mag-file na lang ko kayo ng missing person. Para po may report po natin sa Manila. Sama na po kayo sa amin sa presinto. Tara, sir. Tara. King pasasalamat ni Nanay Emmy kina Ed at Tintin. Dahil sa pagkakataong ito, sila naman ang natulungan ng magkasintahan. Lilipas ang mga araw at isa namang naliligaw ang landas na nilalang ang kaaawaan ni Nanay Emmy. Gusto mong lugaw? Gusto niyo pa ba? Marami pa akong niluto doon. O baka gusto niyong upupin ko na rin kayo? Yun nga lang, ipapangako niyo hindi na kayo magbibisyo. Sa ikalawang pagkakataon ay muli ngang nag-ampon si Nanay Emmy. Hindi lamang sa pagkain niya binusog ang bagong ampon, kundi bubusugin din niya ang mga ito sa pangaral.
Tila naging swerte din naman kay Nanay Emmy ang pag-aampon ng mga hindi niya kaano-ano. Dahil bigla na lang dumami ang mga tao at establishmentong kusang nagbibigay ng basura sa kanya. Dito. Napakalaking tulong ho nito para sa amin. Nakita ko ho kasi yung ginawa niyo dun sa park. Kaya yung amo namin, kinausap namin, nasa inyo na lang ibigay yung basura namin. Mas malaki po kasi magiging tulong po sa inyo para sa pagtulong niyo po sa ibang tao. Nakakabili po kayo. Nako, nagkataon lang ho na nandun ako talaga para tulungan sila. Maraming salamat po dito. Sige, balik po kayo ulit ah. Sige ho. Kylie, di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na itong bisyo na to. Masisira dito ang buhay mo. Peste itong rugby na to. Ayoko, akin to! Akin to! Kailangan ko to! Hindi ko na kaya! Kailangan ko to! Ang sakit-sakit na Nanay Emmy! Kailangan ko to para makalimutan ko yung boyfriend ko. Pero hindi ito ang solusyon, Kylie. Ayusin mo yung buhay mo, tigilan mo na to. Ayusin mo yung buhay. Bitawan niyo ako! Akin to! Akin to! Akin to! Ah! Kylie! Bitawan mo ako! Pabayaan mo na ako! Kylie? Hindi kita lalay! Hindi kita lalay! Pabayaan mo na ako! Tumigil ka lang! Kylie! Hindi kita nanay! Pabayaan mo na ako! Gusto ko na mamatay! Sawang-sawa na ako! Gusto ko na mamatay! Emmy. Nanay Emmy, sorry na po. Sorry po kung di ko po natupad yung pangako ko po sa inyo. Nanay, sorry na po. Nanay Emmy, sorry po. Sorry din, Kylie. Ayoko naman talagang saktan ka. Umupo ka nga rito. Kaya lang nagawa ko kasi gusto ko matauhan ka. Kylie? Alam mo ba kung saan ka pwedeng dalhin yung bisyo mo? Alam mo rin ba kung anong pwedeng mawala sa'yo ng dahil dyan? Ang buong buhay mo, naiintindihan mo? Dahil alam ko yan, pinagdaanan ko lahat yan eh. Minsan na rin ako nakaranas sa masamang bisyo. Sa sobrang pagkadesperada ko noon, naging runner ako ng pinagbabawal na gamot. Bilang pakikisama, pinilit nila akong tumikim ng droga. Nung minsan na-raid kami ng mga pulis, nagkaputukan. Ang ginawa ko, nagpatay-patayin na lang ako habang hinahabol ng mga pulis yung mga kasamaan ko. Hanggang sa nakatakas ako. Gusto ko magbago eh. Kylie, pinilit ko magbago. Pinilit ko talaga. Pero huli na eh. Marami nang nawala sa akin. Maraming-marami na. Ikaw ba? Gusto mo yun? Nahuli na ang lahat? Wala ka lang magagawa? Gusto mo ba yun? Kaya Kylie, magbago ka na. Huwag mo sarain ang buhay mo. Magsalita ka, Kylie. Ano? Ano, ganyan ka na lang? Ipipilit mo na lang yung gusto mo? Kylie? 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 Kylie?
gagamot ni Nanay Emmy si Kylie sa doktor. Mula dito ay malalaman ni Nanay Emmy na matagal na palang may tama ang baga ni Kylie. Dahil sa pagkakasakit ni Kylie, halos gawing araw ni Nanay Emmy ang gabi sa kakatrabaho. Matustusan lang niya, hindi lamang ang sariling anak, pati na rin ang may sakit na anak-anakan. Ay, Nay! Baan po namin? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Sa'yo. Nay, ba't ito lang po baon namin? Eh kasi anak, bumili ako ng gamot ni Kylie. Ubus na. Hayaan mo kapag nakapag-discarte ako. Lumabas ka dito mamaya bago magbigay sa'yo sa tatagtag ang baon mo, ha? Kayo naman kasi, Nay. Talong babae ampunan. Ampun kayo ng ampun. Eh wala nga tayong maayos na tirahan, eh. Ano ka ba naman? Naku, alam mo anak, mabuti nga yun na tayong tumutulong kaysa tayong humihingi ng tulong sa kanila. At saka diba meron kasabihan, the more, the merrier. O diba masaya naman tayo sa bahay? Eh yung iba nga dyan, ang dami-daming pera. Lahat na bibili nila, hindi naman sila masaya. Ha? O, sige na. O, isa kayo dun. Masok na kayo. Bye-bye po! Salamat. Nay! Nay! Oh! Kumita nga po pala ako sa pagbabarker. Aba? Apo, eto po. Sana makatulong po to sa atin. Tako, salamat anak ha. Malaking tulong to sa atin. Salamat. Nay, doon lang po muna ako. Oh, sige. Ate, magkano po? Alin dito sa paninda? Pumili ka na. Hindi po yan, ate. Yung pong lalaki sa likuran niyo. In fairness, ate, ang gwapo po kasama mo. Magkano ka isang gabi, ate? Hoy, hindi ko binubugaw yung mga anak ko. Ha? Pwede umalis ka na dito kung ayaw mong hampasin kita nito mga paninda ko? Kinawa pa ako bugaw nito. Ate, sorry po. Sorry, ate, pasensya ka na po, ah. Sorry, ate, akala ko lang po kasi huwag niyo ko yung magalit. Pasensya po. Ay, ako nga ho pala si Felix po. Sorry, ate, ha? Teacher po ako. Eh, pero sa ginawa ko, mukhang marami pa akong matututunan po sa inyo. Pasensya na ho talaga. So, oo nga. Eh, teacher ka pala. Anong ginagawa mo rito sa park? Nagre-relax po ako. Dito po, masaya po ako. Yung kaya kong maging kung sino ho ako. Kasi sa bahay ho namin eh, bawal ho yung ganito. Alam niyo na, sabi nga ho nila, ang pangit daw ho tignan sa profession ko. Ako nga minsan, ate, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ho ako pupunta. Basta magulo po. Ate, pasensya na ho talaga. Sorry ho. Tunay na po ako, ate. Sorry. Felix. Po? Pag wala ka mapuntahan, nandito lang ako. Dito kami nakatira sa park. Sige po, salamat. Sorry po. Okay.
Oo. Ito yung mga baon ninyo. Pag sobra, bukas naman, ha? Pag hati-hatian nyo na yan. Ginig sa teacher! Ano, nag-leave muna ako sa pagtuturo, Nanay Amy. Sasamantalin ko muna itong pag-vacation ko sa inyo para makapag-isip-isip naman muna ako. Alam mo, anak, basta kung ano man yung desisyon mo, eh, nakasimula kami sa'yo. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin. Pero kailangan kitang makausap. Meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Wala na si Ernesto Enidin. Patay na siya. Nanay Amy, sino yung Ernesto? Yung una kong asawa, pero matagal na kami hiwalay. Eh, pupunta ka ba na sa burol niya? Sandali lang tayo. May sisilipin lang ako. Salamat, Emeline. Nakikiusap ako. Ibigay mo sa akin yung mga anak ko. Kaya awa mo na magkukulong sa akin yung mga anak ko. Kung gusto mong umalisan, iwan ako. Mag-isa ka. Pero akin yung mga anak ko. Itinan mo! Jose! Pwede ka ba kayo makausap? Pwede ba? Huwag mo kaming tawaging anak. Matagal niyo na akong tinapos ang pagiging ina niyo sa amin mula nung inabandon niyo kami. Anak, parang awa niyo na. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Dapat nga hindi ka na nagpunta dito eh. Lalo na't ikaw ang una nang iwan kay tatay. Oo, inaamin ko. Ako yung una nang iwan sa tatay niyo. Dahil simula pa lang sa pilitan niyo yung pagsasama namin, ginahasa niya ako. At saka bata pa ako noon. Lahat ng gusto ng tatay niyo, sunod-sunuran ako. Kasi, yun pala, ginayuman niya ako. Nung nadiskubre ko at natauhan ako, umalis na ako. Dahil ayoko naman na sa pagsasama namin, puro galit na lang ang nararamdaman ko. Kuya, pati kami. Kaming mga anak mo, dinamay mo sa galit mo kay tatay. Hindi. Kaya pinabayaan mo na rin kami sa kanya, ganun ba? Hindi totoo yan. Hinanap ko kayo. Hinanap ko kayo. Hindi totoo yan. Siguro hindi nyo lang matandaan kasi bata pa kayo eh. Ilang ulit ko kayong binabalikan nun. Inilipat kayo ng eskwelahan. Inilipat din kayo ng tirahan. Inalayo kayo sa akin ng tatay nyo. Iniwas niya lang kami sa'yo. Dahil ang sabi ng tatay, nag-a-addict ka raw. Alas mabaliw ako noon eh. Dahil wala kayong dalawa. Kaya naligaw ako sa masamang bisyo. Pero pinili ko magbagong buhay. Kaya bang pinili mong magbagong asawa? At tuluyan na rin kalimutan kami? Hindi totoo yan. Akala ko tama na ho!
Tama na kong pangakatwiran nyo. Ayaw na ho namin marinig ang sasabihin nyo. Kasi para sa amin, matagal na kong patay ang ina namin. Batang pulubi ang makikita ni Nanay Emmy na pag-alagala sa langsangan. Nang malaman ni Nanay Emmy na uli lang lubos na ang mga bata, hindi na uli ito makakapagpigil, inampun din niya ang mga kawawang bata. Sige, ikaw, Nano, Bento, di ba sinabi ko sa inyo na huwag kayong mamamay, boss? Ha? Kaya ako nga kayo kinupkop eh. Hindi na kayo ngayon namamali, boss. Magmatigas ang ulo ninyo! Alex! Alex! Halika! Halika nga rin! Ikaw talaga! Bakit nandito ka? Akala ko nasa eskwalahan ka at namamalimus ka pa! Limusin namin sa inyo, dapat ako magtatrabaho! Ha? Baka akala na ibang tao dyan, pinagkakita ako kay mga Nay. Anak ko! Ha? Eh, Nay! Gusto ko na naman po sa anong... At sumasagot ka pa? Sumasagot ka pa? Ha? Ha? Hindi ko po yung iba sa inyo eh. Mas bahal niyo pa po yung ampun kaysa sa akin. Alex! Alex! O kayo, umuwi na! Uwi na! Uwi na! Sigurado ba kayo hindi niyo talaga nakita si Alex? No, hindi. Tinatanong ko na nga siya. Hindi ba pwedeng tulungan niyo akong hanapin si Alex? Wala ba talaga doon sa park, sa palengke, o kahit saan? Tulungan niyo akong hanapin yung anak ko. Yes, ako. Sige po. Sige ho, Nay. Kami ho ni Ed, maghanap po kami sa palengke. Kayo, sige. Kayo. Sige. Nay, kami po sa plaza. O yun. Sige, maghiwalay tayo, ha? Sige, ingat kayo. Tulungan na lang tayo. Hanapin natin si Alex, okay? Sige. Oo. Sige. Sige po. Sana hindi ko sinaktan si Alex. Hindi ko napagbuhatan ng kamay. Hindi ko naman kasi alam na nagsiselos na to sa iba kong ampon. Eh, kasi Nay, ang hindi ko naman maintindihan kung bakit kailangan mo pa mag-ampon samantalang may mga anak ka naman. Bukod dun sa pangalawa mong asawa, meron ka din mga anak dun sa una mong asawa. Yun na nga ang dahilan. Yung mga anak ko dun sa una kong asawa, parang pakiramdam ko, ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanila. Kaya, para makabawi na lang ako, nag-aampon ako. Pero kahit 1,000 o kahit sinumang lahat ng tao amponin ko, parang kulang pa rin. Lalo-lalo na ngayon. Ayan, meron na namang anak ko na may sama na loob sa akin. Ayoko na talaga, Felix. Ayoko na madagdagan yung mga anak ko na merong sama na loob sa akin. Ayoko na. Alex! Yeah. Alex! Alex, sadali! Anak ko yan! Anak! Anak! Halika! Saan ko pupunta? Sandali lang, teka lang po. Taga DSWD po kami. Nakita po namin si Alex na pakalat-kalat sa lansangan. Kung kayo nga po ang ina niya, bakit niyo siya pinababayaan? Hindi. Nagkaroon lang kami ng konting hindi ba kakaunawaan. Hindi ba, anak? Huwag niyo kunin ang anak ko. Anak ko to. Eh, paano yan? Mukhang ayaw nang sumama sa inyo ng anak niyo. At ayaw din po sa
pagsisiyasat namin, eh wala pala kayong permanenteng tirahan at maayos na hanap buhay. Alam nyo ho, may kapangyarihan ng DSWD na kunin sa poder nyo ang anak nyo kapag unfit kayo bilang magulang. Sige na, ipasok na yung bata. Ika na. Huwag nyo kunin yung anak ko. Anak ko to. Anak, magsalita ako. Huwag nyo kunin yung anak ko. Anak ko to. Anak! Ay! Hindi ko pwedeng kunin si Alex kay Nanay Emmy. At sino naman kayo? Kailan lang po kami sa mga anak at anak-anakan po ni Nanay Emmy. Kuya! Kuya! Oo, sandali, sandali lang po. Nasandali. Sir, siguro po, sapat na prema na po ito na hindi po mababaya, kundi matulungin at mabait na nanay po si Nanay Emmy. Nakita niyo naman po. Kaya ikaw, Alex, alika nga dito. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Gusto ko lang sabihin ito sa'yo na dapat magpasalamat ka kasi napakabait ng nanay mo. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Kaming lahat nakikiamos lang, nakikilimos lang na, sa pag-ibig ng nanay mo. Ikaw, napakaswerte mo! Ilang ba kayo na po ito? Alex! 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 Kami mahal kayo! Kami makapatid mo kay Alex! Alex! Nagagawin ninyo na. Kaan nyo na lang bata, misis, ha? Huwag na yung pakalat-kalat sa daan. Sige na. Paano ka gagaling niyan? Tap-tap yung adobo niyo. Sige na. Busubusin mo na yan. Saan ito? Kung magtira naman kayo. Ano? Kylie, bigyan niyo kaya ng... Ano ito? Manok? Ayaw nga kumain. Bahala kayo. Gusto niyo bang makisalo sa amin? Kaya pa ba? Oo, tay. Meron pa naman. Halika. Tay, upo kayo. Oh, halika dito. Hello, kayo po. Kukuha ko kayo ng plato. Kayo. Kasi pa. Lako sa inyo na yan, Kylie. O, ito tayo. Kain na po. Saluhan nyo na yan. Sige, kain lang. Ano ka, Nanay? Ano ba ang pangalan ninyo, tay? Oto. Kahit mas matanda kay Nanay Emmy si Tatay Toto, ay inampun niya rin ito. Dito nila napag-alamang lumayas pala si Tatay Toto sa kanilang pamilya dahil sa pakiramdam nito'y wala na siyang pakinabang. Sa piling ni Nanay Emmy, muling makakaramdam ng sigla si Tatay Toto. Hinuhuli pa kayo eh, di ba? Opo. Pag kayo nakatira sa saan-saan lansangan. Opo. Wala akong pakialam kung ano man kunin niyo sa mga gamit namin. Yung kalakal ko lang para sa mga anak ko dahil nag-aaral yan. Para sa mga anak ko po yan. Kung lilipat ka, sabi niyo ganun, yung bahay ng kapatid ko, sige, pakiusapin natin. Na upahan mo na lang, bahala na yung down payment. Huwag bilangin niyo yan, maigi ha. Dahil sa patuloy nilang pagtutulungan sa pangangalakal na basura, nakaipon sila ng sapat na perang panghulog sa isang maliit na paupahan. Kaila! Kaila! Emi! Emi! Tay! Emi! 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 Ano, Tay? Si Kaila! Si Kaila! Yari kay Kaila! Si Kaila! Ano ba nangyari, Tay? Halika! Si Kaila! Nay, bakit ho? Ay, diyan lang kayo! Diyan lang kayo! Parang pagod ka ba? Ha? Handa pa. Pasok na. Pasok na kayo. Kumain ay gusto magmerienda. Pasok na. Ayun. Yung iba maligo na. Huwag na kayo magkalatsa. Huwag na kayo magpasaway kay tatay. Alam mo, sa pagkawala ni Kylie, parang nawalan din ako ng tunay na anak. Hindi na tayo kompleto.
May sasabihin pa kayo sa akin? Nanay Emi, magpapaalam na rin kung saan kami ni Tintin. Sa Maynila na rin muna kami titira. May nag-alokokas ng magandang trabaho sa amin dun. Eh, sayang naman mo yung oportunidad kung di namin susunggabin. Sige po, mauna na mo kami. Baka mahuli pa kami sa biyahe, Nay. Oh, sige. Maraming salamat, Nay. Parati kayong dadalaw, ha? Ingat kayo, ha? Huwag yan naman kalimutan si Nanay. Ay, makakalimit lumalaw. Dito lang ako parati, ha? Ingat kayo. Ingat kayo. Ito na yung dali. May chichika ako sa'yo. Nga pala, ano... medyo mapapadalang na pagpunta ko dito. Kasi nalipat na ako ng medyo malayong division school. Pero at least, di ba, okay na yun kasi makakapagsimula na ako ng bagong buhay doon, Nay. Tsaka doon sa lilipatan ko, tanggap nila ako. Di ba yun ang sinabi mo? Di ba yun yung importante? Aalis ka na ba ngayon? Di pa. Di pa. Pagkatapos nila, ikaw naman ang aalis, Tatay Toto. Eh, kailangan eh. Nabalitaan ko may sakit yung isa sa mga anak ko. Baka kailangan nila ako. Bakit ganun tayong mga magulang? Kahit meron tayong tampo o sama ng loob sa mga anak natin, bakit ganun? Hindi natin sila kayang tiisin. Sa mga anak natin. Madalas tayong binabaliwala. Emi, alam ko, nararamdaman ko, nagtatampo ka sa ibang mga anak-anakan mo dahil hindi ka na nadadalaw dito. Emi, kung sa mga anak natin, dumarating ang oras na iiwan tayo, yung pakayang hindi natin kaano-ano. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pag-aampon at hindi ka na nasasaktan sa huli. Nasasaktan? Di naman, Tatay Toto. Siguro nalulungkot lang. Kasi itong mga ampon na sinasabi mo, sila mismo yung nakagamot ng sugatan kong nakaraan. Hindi kita maintindihan. Kasi nung bata ako, para na rin ako naging ampon. Nung bata ako, masyado akong pasaway. Sakit ako ng ulo ng nanay ko. Hanggang sa namatay yung nanay ko, doon ko lang nalaman na hindi ko pala siya tunay na ina. Nakinupkup niya lang ako at inaruga. Kasi alam niyang anak ako sa labas ng tatay ko. Namatay siya nang hindi malang ako nakapagpasalamat. Kaya itong pag-aampong ko, ito yung pagpapasalamat ko sa kanya. Na kahit hindi niya ako kadugo, minahal niya ako. Pag-alis ni Tatay Toto ay isa-isa na ring mag-aalisan pa.
ang ibang mga ampon ni Nanay Emmy. Sa kabila nito, patuloy pa rin sa pag-aampon si Nanay Emmy. Saan kaya yung mga batang yun? Wala dito. Saan na pa pumunta yung mga yun? Baka kinalimutan na ako, ha? Salamat sa inyo. Happy birthday po, Nanay Emmy. Salamat. Akala niyo ho, makakalimutan namin, no? Siyempre, hindi. Lahat ng aral at pagtuturo niyo sa amin, hindi namin makakalimutan. Tama. Kasi para po sa amin, kahit hindi man po kayo ang tunay naming nanay, kayo pa rin po ang the best. At kayo pa rin po ang natatangi naming ina. Mahal na mahal po namin kayo, Nanay Emmy. Happy birthday po. Salamat. Teka, Nay. Huwag ka na umiyak. Ano ba naman ito si Nanay, ha? Di pa po tapos yung surpresa namin sa'yo. Ha? Sandali lang po, ah. Sige po. Mga kuya! Labas na kayo dyan. Happy birthday, Nay. Birthday na eh. Birthday na eh. Nay, patawarin niyo ho kami. Kung hindi kami kinausap ni Sir Felix, hindi po namin malalaman kung gaano kayo kadakila. At alam mo, Nay, proud na proud kami sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Nay. Nanay, birthday mo. Salamat. I love you, Nanay. Happy birthday. Ako naman. Salamat, Tatay. Happy birthday. Salamat. Wala akong planong magulo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo sa lahat na nagawa kong kasalanan sa'yo.
at ano sa anak natin. Halika, Al. Ito yung mga anak mo. Ay! Teta, tayo niyo. Ay! Nandito na tatay, no? Ha? Tatay. Oh, alikin. Kumain na tayo. Kain na na! Kaya, kapatayin dito. Oh, pila kayo, ha? Pila. Nay, nag-usap po kami ni Jericho at napagkasunduan ho namin na pagbalik namin dito, isasama ho namin kayo sa bahay. Kung gusto nyo ho, pati po yung iba naming kapatid, isasama din ho namin. Naku mga anak, maraming salamat at tinanggap nyo na ako. Pero kahit gustuhin ko man sumama sa inyo, maraming taong nangangailangan sa akin dito eh. Pero pwede rin naman kayong bumisita sa akin. Alam niya naman na ito na yung bahay ko. Ito na yung pamilya ko. Kasama ng mga anak ko sa dugo at anak ko sa puso. Pero salamat, mga anak. Salamat. Sige po. Oh, alika na. Kumain na kayo. Kain na. Alika na. Kumain na tayo. Oh, sige. Oh, sarap ah. Sige po. Bakit ba? Ano bang naiisip mo para sa kanila? Ano bang nais mo sila maging? Saan sila tutungo? Ano yung naiisip mo? Gusto ko po ako kahit makapag-aral lang kayo ng maayos, kakong ganun. Oo. Huwag ayaw ko na yung mapunta kayo sa nakikita natin. May mga nagra-rugby. Ako, kahit chinelas ko, wala. Nakikita nyo. Kung may mapulot ako, ipatatahi ko, makakapag-chinelas ako. Eh ngayon, mas maganda ba ang kalagayan nyo ngayon? Yung mga alaga ko po ngayon, may... Ilan na lang sila, ano? Ilan na lang? Apat na lang po. Apat na lang sila, okay. Apat na lang so, mag-aanggaang na lang ang pangangalakal mo kung konti na lang kumakain. Isang kilo po yung sasaing namin. Kuminsan, di na po sila mag-aapon na ng gabi. Pero po. Emmy, alam mo, bilib ako sa'yo, saludo ako sa'yo. Saludo ako sa'yo sa lahat ng hirap na sinuong mo para lang mabuhay mo ang iyong mga anak at makatulong ka pa sa kapwa. Ang aming iiwan sa iyo ng magpakailanman ay sana nga ang Panginoon ay kasihan ka at bigyan ka ng maraming blessing, maraming grasya para kung ano yung kanaisan mo sa buhay mo at sa buhay ng mga anak mo ay talagang marating ninyo. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Salamat. Isinalarawan sa atin ni Nanay Emmy na tayo ay may kakayahang magmahal. Hindi lamang ng ating sarili at ng ating mga kadugo, kundi pati na ang mga nilalang na hindi natin kaano-ano. Ayon nga sa kasabihan, ang puso raw ay nakakadama ng mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi naiintindihan ng utak. Sana'y patuloy tayong magtulungan at magbigayan, lalo na sa mga panahong ito. Higit sa lahat, dapat nating buksan ang ating puso at lawakan ang ating isipan upang manaig ang pag-unawa at pagmamahalan. Ngayon, bukas at magpakailanman.